Apektado na ng malalakas na hangin at ulan ng bagyong Lando ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mark, mga kapuso, nakataas na nga ang public storm warning signal number 2 sa mga lalabigan ng Aurora at Isabela. Maging I am ready sa malakas na ulan at hangin na posibleng magdulot ng storm surge. Signal number 1 naman sa mga probinsya ng Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Quezon Province kasama ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Namata ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 520 kilometers dyan sa may silangan ng Baler Aurora at taglay ng nasabing bagyo. Ang lakas ng hangin umaabot naman ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 160 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo Pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Masungit din ang lagay ng mga karagatang sakop naman ng Northern at Central Luzon maging sa Eastern Seaboard ng Luzon at Visayas. Kaya delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sakyang pandagat ayon sa pag-asa. Habang bukas, maulan na sa ilang bahagi ng Luzon na kung saan ang Bicol Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon makakaranas na ng mga pag-ulan kasama na ang Mimaropa Region. Samantalang dito sa Visayas na hindi direktang apektado ng bagyo, may mga pag-ulan dyan sa may western at central section. Dulot yan ng pinagsanib na hangin mula sa Kanluran at Hilaga. At dyan sa Mindanao, magiging maulan din, lalong-lalo na sa may rehiyon ng Zamboanga, ARMM, maging dyan sa Soccsajen na Mark. Mangtani, malakas po ba ang bagyong Lando at saan ito posibleng tumama at kailan? Sa ngayon, Mark, 130 kilometers per hour ang center wind nito. Pero inaasahan, dahil ito ay nasa karagatan pa habang namamaybayan sa may Philippine Sea, inaasahan na lalakas pa ito. At kung hindi magbabago yung galaw nito, Sabado ng gabi o kaya ay Linggo ng madaling araw, tatama ito dito sa may Aurora Isabela area. Pero Mark, ang nakikita natin, pagkatapos na tumama kasi ito, imbis na magdire-diretso yan patungo sa may West Philippine Sea, kukurba yan pa norte o pa Hilaga at dadaan dito sa may Cordillera at Ilocos Region bago tuluyang lumabas patungo naman ng Batanes o dyan sa may Taiwan area. Kaya ibig sabihin yan, Mark, magtatagal yung sentro ng bagyo dito sa Northern at Central Luzon. Bukod sa Northern at Central Luzon, Mangtani, magiging masama ba lagay ng panahon na dito sa Metro Manila, halimbawa, at iba pang panig ng bansa ngayong weekend? Posible ho bang maglabas ng storm signal number 4? Mark, kung tuluyang lalakas ito at aabot ng mahigit 170 o kaya naman 180, hindi pa naman yun na tinatawag na super typhoon, posibleng maglabas ng storm signal number 4. Lalong-lalo na dito sa may Cagayan Valley. Ito ay wind direction o wind pattern pag araw ng Sabado na kung saan yung sentro ng bagyo ay halos malapit na dito sa may Cagayan Valley. At makikita natin, malalakas na hangin ang nakakaapekto na sa halos buong Luzon kasama na yung mga pag-ulan yan. At dito sa Metro Manila, asahan na yung mga pag-ulan araw ng Sabado. At pagdating ng Linggo na kung saan tumatawid na o tumatawid itong sentro ng bagyo, talagang makakaranas ng mahangin at masungit na lagay ng panahon ang buong Luzon kasama ang ilang bahagi ng Visayas dahil din sa malakas na hangin. At pagdating ng Lunes na kung saan dahil nga bumagal yung bagyo, meron ka pa rin malalakas na hangin, Mark. Kaya tuloy-tuloy yung maranasang masungit na lagay ng panahon sa susunod na halos tatlong araw dyan sa Northern Luzon. At ito naman yung hangin, Mark, na tinitingnan natin, ipapakita natin. Yung kulay brown na yan, yan yung mga hangin na mahigit 100 kilometro kada oras. Kaya halos matatakpan yan at mararanasan yan dito sa buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Samantalang dito sa Metro Manila, yung hangin na yan, malakas na yan, pwedeng naging dahilan upang itaas ang public storm signal number 1 dito sa Metro Manila sa mga susunod na oras. At speaking of Metro Manila, maulan ngayong weekend, lalong-lalo na araw ng Linggo, hanggang Lunes yan, makakaranas ng maulang panahon, Mark, ang Metro Manila at ibang panig ng Southern Luzon kahit na hindi daraan yung sentro ng bagyo dito sa atin. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.